Tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama naming banal. Mahabang panahon, Ama, na hinihintay ng inyong lingkod ang pagkakataong ito. At dumating na ang takdang panahon na may bahagi po ang katotohanan ito, hindi lang sa iglesia ng Puting Kahoy, kundi sa buong sanlibutan. Ako'y nagpapasalamat, Ama, na ang gawaing ito inihanda mo sa aming harapan. Inilagay mo sa aming balikat at kami umaasa na saan man ito sa sulok ng mundo, sa mga manunood sa pamamagitan ng internet, magiging pagpapala ito. Umaasa ako na sa gabing ito, inyo akong pagpapalain. Ganon din ang aming mga kapatid na nandirito ngayon na umatin sa seminar sa buong dalawang linggo. At aming pinapanalangin din ang lahat naming viewers sa YouTube, sa pamamagitan ng internet o sa pamamagitan ng kanilang television, sa pamamagitan ng aming ibibigay na mga DVD. Umaasa kami na inyo silang pagpapalain. Bago kayo dumating, maranasan nila ang kaligtasan na inyong ibinibigay. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, alam ko na ang mga iba nating mga kapatiran ay darating pa. Ito yung ating seminar, ang Daniel and Revelation Seminar. Gabi-gabi, ibang kapitulo ang ating pag-aralan. Bukas ating pag-aralan ang chapter 2 ng Daniel. No? It's a prophetic portion of the book of Daniel. Ating pag-aralan ngayon yung pinaka-pundasyon, pinaka-unang aklat ng Daniel. Ang ating topic ngayon, understanding the book of Daniel. Ibibigay ko sa inyo ngayong gabi ang overview, isa larawan sa buong aklat ng Daniel, paano natin siya maunawaan. For example, ganito yung ating mapapansin, ito yung ating pag-aralan sa aklat ng Daniel. Akin ding pinapasalamatan ang ating mga viewers sa YouTube. Alam ko na bawat panood ninyo ay inyong inabangan ang ating mga presentasyon. Mahabang panahon na hindi kami nakapag-record ni Sherwin, pero ngayong gabi ay mahaba ang ating pagsasama sapagkat ang ating seminar na gagawin ngayon dalawang linggo ito. So kung mapapanood ninyo ang presentation ngayong gabi, bukas mapapanood pa natin ang ikalawang kapitulo na yung Daniel. Okay, babalik tayo mga kapatid. Ito yung ating understanding the book of Daniel. Sabi dito sa ating screen, the book of Daniel and Revelation are saturated with symbolic terminology. Ano bang mga symbolic terminology ng aklat ng Daniel at saka Revelation? Metallic man. Saan natin makikita niyan? Sa Daniel 2. No? Tapos, savage beast. Makikita natin ang mga mababangis na hayop. Kahapon, ako'y nagpipintura dito sa chess. Namangha ako sa tanong ng aking 5 years old na anak. Sabi niya, Papa, totoo ba yun na mayroong lion na lumilipad? Sabi ko, anak, sa totoong buhay, sa mga larawan sa wala tayong makikita na mayroong lion na lumilipad. Pero simbolo lang yan. Sinabi kong simbolo, hindi naunawaan ng 5 years old. Pero ngayong gabi, ating pag-aralan, sa susunod na mga gabi, bukas o sa ikatatlong gabi, ating pag-aralan yung lion na lumilipad. No? At ito yung mga mababangis na hayop. Yung domestic sanctuary animals. Sa chapter 8 ng Daniel, ating pag-aralan ang mga hayop na nagiging handog sa santuario ng Panginoon. No, akin ding papaliwanag mamaya bakit ginagamit niya ang mga domestic sanctuary animals. Mayroon ding mysterious horn that speak. No? Mayroong sungay na nagsasalita ng dakilang bagay. No? Eating ubuks, mysterious number, yung 666, atin din yung pag-aralan, woman standing on a moon, and many other symbols. No, nating titingnan ang ating, ito yung aking nilalagay na invitation, wini-welcome natin ang lahat na atin sa ating seminar. Siguro bukas, inaasahan ko na kayong umatin ngayon, mag-iimbita pa kayo, sapagkat pakinabangan ninyo ang ating seminar. Nakikita ninyo yung mga larawan, lahat ng mga larawan na nakikita natin, mga mababangis man yan na hayop, yung dalawang babae
the babae na nagdamit ng araw, nakatayo sa buwan, ipapaliwanag ko yan. Babae na nakasakay sa hayop, no, yung lamb-like beast, the lamb and the he-goat, then the serpent, at saka yung terrible beast sa Apocalypse 13, then Jesus Christ who are in His hand, the 10 star. No? Atin din makikita ang metallic man. Bawat isa dito ay ating ipapaliwanag sa ating seminar. No? Pero ngayong gabi, in order to understand the meaning of the book, we have to decipher or to decode them. May mga prinsipyo tayo na dapat nating matutunan sa pag-interpret sa aklat ng Daniel. Kung ating pag-aralan ang aklat ng Daniel, we have to decipher or to decode. Nung ako'y nag-aaral doon sa Cebu, alam niyo kung ano nung pinag-aralan, binasa ko ang aklat ng Daniel. Umiiyak ako sa Panginoon. It was way back 1994. Alas 12 ng gabi hanggang alauna nang binasa ko ang aklat ng Daniel, yung mabangis na hayop, hindi ko maintindihan. Umiyak ako sa Panginoon, Panginoon, napakaganda ang aking nababasa, ngunit hindi ko ito maintindihan. Pero kung ipapaliwanag mo ito sa akin, ibabalita, ibibigay ko ito sa buong sanlibutan, ipapaliwanag ko sa kanila, sapagkat kung naunawaan ko ito, kailangan maunawaan ito ng buong sanlibutan. At mula noong 1994, unti-unting binibigay ng Panginoon ang liwanag sa mga simbolo ng Daniel. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Lahat ng hiniling ko sa Kanya, binigay niya lahat. At matagal kong hinihintay ang pagkakataon na maibibigay ko ito sa inyo. Ako nagpapasalamat din kay Sir Win na siya po ang nag-cover sa atin ngayong gabi. At kung ano ang aking natutunan, matutunan din ninyo ito sa loob ng 2 linggo sa pamamagitan ng ating seminar. No, kailangan natin i-decipher or to decode. Paano ba itong decode? Ang decipher, kailangan natin ma-interpret ng tama ang bawat simbolo. Kasi bawat simbolo, kailangan maintindihan. Ang decode naman, ang pag-decode natin, kung mayroon tayong mga hayop na mayroong sungay, babasahin lang ninyo ang mga sunod-sunod na mga talata. Before the verses will finish, mayroon na yung paliwanag ang Panginoon patungkol sa pangitain. So, kaya nga, itong 2 bagay, paano natin i-interpret? At sa ating pag-interpret sa Biblia, we will not interpret the Bible out of the context. No? Kung ano ang sinasabi ng Biblia, saka natin ito sasabihin. Because this portion of Daniel and Revelation are dealing with symbols, and symbol must be interpreted. Now, ngayon, ito yung ating pag-aralan ngayon gabi. Nahati sa 2 bahagi ang aklat ng Daniel. The book of Daniel contains of 2 books, prophetic book and historical book. Ang prophetic book ng Daniel, chapter 2, chapter 7, at saka chapter 8 to 12. Ito yung prophetic book. Ang historical book naman ng Daniel, ito po yung nilalaman sa chapter 1. Ito yung ating pag-aralan ngayon. Chapter 3, 4, 5, and 6. No? Ito yung mga nilalaman ng aklat ng Daniel. This chapter, ang mga kapitulo, this chapter must be interpreted differently. No, paano ko sasabihin? Ang historical at saka symbolical na chapter ng Apokalipsis, pag-aralan natin ito na magkakaiba. For example, no? Ang aklat ng ang historical ang prophetic book, we must use the principle of historicism to interpret them. No? Mamaya ipapaliwanag ko 'yan. Kailangan pag-aralan natin ang prinsipyo sa mga historicism to interpret them. They begin ang kanilang interpretation sa apocalyptic o prophetic chapter of Daniel. They begin in the days when the prophet wrote and they fulfill the course of history without interrupting until Jesus will sit at His everlasting kingdom.
In other words, the prophetic book of Daniel have only one application and they do not have multiple application. For example, paano ko ipapaliwanag? Ang kapitulo ng mga prophetic book, naglalaman po yan ng, ano, ito yung tinatawag na historicism interpretation na ang metallic man, mayroon po yung kahulugan. Nag-umpisa sa kanyang ulo, no? Sa kanyang katawan hanggang paa, nagsimbolo po yun ng kaharian. Pero pagkatapos ma-interpret ang bawat bahagi ng Daniel, ay hindi po yun mauulit-uli ang kanilang kaharian. Nag-umpisa sa Babylonia, matatapos ito sa pagtayo ng kaharian ng ating Panginoon. Ito po yung sa ating seminar ngayon, huwag na kayong magtignot. Kasi lahat kong sasabihin nakakaber na sa harapan, no? Bibigyan namin ng DVD libre ang lahat nating mga seminaryan. So makinig lang kayo, i-close ninyo ang inyong mga aklat, ang inyong mga Biblia, siguro pwedeng buksan ninyo ang inyong mga Biblia, no? Ito yung ang Daniel 7, ito yung kanyang larawan. Nag-umpisa sa Babylonia, pangalawa ang Persia, Grecia, at saka Papal Rome at Pagan Rome, at pagkatapos ang judgment, and God will set up His kingdom in the latter vision. Na mapapansin ninyo, ito yung principle of historicism. Ganito ang pag-interpret sa aklat ng Daniel. No? At atin namang pag-aralan ang ikatlong chapter, ang chapter 8, ito po yung ating makikita, yung mga hayop na ginagamit sa paghahandog sa templo. Mamaya aking ipapaliwanag ko ito uli sapagkat mayroon akong dapat na ipapaliwanag patungkol sa progressive na pangyayari sa aklat ng Daniel. Ating pag-aralan, kanina ating pinag-aralan yung prophetic book, prophetic chapter. Ngayon atin namang pag-aralan ang tinatawag na historical portion of Daniel. No, paano ba natin pag-aralan ang historical portion of Daniel? It requires that we use the different method of interpretation. No, kanina prophetic, ngayon ang history, ibang method ang ating pag-interpret sa aklat ng Daniel. Because the stories are types of end times event, in other words, the story that will happen literal, in local way, and actually it's point forward to the worldwide and spiritual event. In other words, to the historical portion in the book of Daniel, we must apply the law of typology. That once happened literally and locally will happen once again in a global scale spiritually with God's spiritual people. Now, paano ko ipapaliwanag ang portion na ito? Ang historical book of Daniel, pwede itong mauulit-ulit. Now, for example, no? The historical portion of the book of Daniel, we must apply the law of typology that once happened, the story will repeat again from local historical scale event to a wider and global scale as a whole. No? For example, ang historical chapter ng Daniel, makikita natin sa 1 at saka 3. Gagamitin natin ang chapter 3. Ano bang mababasa natin na historical event sa chapter 3 ng Daniel? Mayroong isang larawan na sinisit up ang hari sa Babylonia na si Nabucodonosor. Nagpatayo siya ng malaking ribultong ginto. Diba? Napapansin ninyo, malaking ribultong ginto. At pinatawag niya lahat ang mga nangangasiwa sa kanyang kaharian, musician, at mayroong batas. Kapag marinig nila ang tugtog, no, ng mga musika, silang lahat ay sasamba sa larawan. Pero napapansin ninyo, ang tatlong hiyang Hebreo ay hindi sumamba sa larawan. At nakaharap sila sa isang malaking krisis. No, napapansin ninyo, ito'y history. Sa mga historical portion ng Book of Daniel, it's very easy to understand. For example, sino ba sa maliliit na bata na hindi makakaintindi
sa kasaysayan ni Daniel na nagtayo ng larawan at sinong hindi sasamba sa larawan ay papatayin. Kahit maliliit na bata, maintindihan. Sino sa inyong mga maliliit na bata na hindi nila maintindihan na si Daniel humarap ng krisis na siya po'y mayroong batas na sa kanilang kapanahonan, mayroong batas na sinong hindi sasamba sa hari ipakain sa leon. Yan ay maintindihan sa lahat ng mga bata. Pero mapapansin ninyo, very easy to understand. But this historical portion of the book of Daniel, hindi ba ninyo alam, it will happen once again in the spiritual Babylon. No? Ang kasaysayan ni Daniel, mangyayari ito sa ating end-time events sa spiritual Babylon. Paano ko ipapaliwanag sa inyo? Ito. Napapansin ninyo, si Nabucodonosor, naggawa siya ng larawan na ginto. Anong sukat ang larawan na pinatayo niya? 6 cubits. And 6 breadth thereof, 6 cubits. Ang sukat ng larawan na kanyang tinatayo ay 66. Ngunit ang spiritual Babylon, ang number din niya, 666. Napapansin ba ninyo? Ang historical image, pareho ang dimension sa Revelation 13. At alam ninyo, ang pinaka-issue kung bakit sila nakaharap ng crisis ay about worship. Diba? Napapansin ninyo? Anong dahilan ng Revelation 13 ay magkakaroon ng crisis ang spiritual Babylon? Magkakaroon ng crisis ang bayan ng Diyos sa spiritual Babylon patungkol sa worship. Napapansin ninyo, ano ang issue dito sa chapter 3 ng Daniel? The issue is about law and worship. And this issue will happen again in the future event kapag pag-aralan natin ang Apokalipsis 13. No, napapansin ninyo, ang chapter 6 ng Daniel, si Daniel humaharap ng krisis, no, sa kanyang pamamahala sa kaharian ng Persia. Inusinti si Daniel. No? At ang kanyang mga adviser instigate the king of Persia to put Daniel to trials in his belief to God. Napapansin ninyo nung nalaman ng hari na siya ay dinadaya ng kanyang mga adviser, anong ginagawa ng hari? No? Sinubukan niyang iligtas si Daniel. Pero si Daniel, ang hari ay walang magagawa. Tinapon siya sa leon. Kinabukasan, pumunta ang hari doon sa yungib ng leon. Is your God delivered thee, whom you serve continually? No? Pero sabi ni Daniel, yes, O king. No? Nang lumabas si Daniel doon sa yungib ng leon, anong nangyayari? Ang mga tao na nag-instigit sa hari na siya itapon sa leon, sila ang kinain ng leon. At alam ninyo, kung maintindihan ninyo ang Daniel 6, maintindihan ninyo ang Daniel 7, ang Revelation 17. Napapansin ba ninyo yung hayop sa Revelation 17, nakasakay ang babae? And the latter part of the verses of the book of Revelation 17, ang babae kinain ng hayop. Maunawaan ninyo yan kung inyong pag-aralan ang Daniel 6. Sapagkat the history chapter of Daniel will happen again in the future in a global scale in the history of spiritual Babylon. At tayo'y namumuhay sa panahon natin na tayo ay nasa kapanahunan ng spiritual Babylon. No, sana maintindihan natin. Next to that, ating pang apocalyptic or spiritual Babylon, no, atin na yung napag-aralan, no, the sitting, the image of ito yung mga krisis na hinaharap ng ating mga young Hebrew. Ito pang ating observation sa book ng Daniel. More on observation tayo sa aklat ng Daniel muna sapagkat ito yung ating introduction. Ang libro ng Daniel, alam niyo kung anong salita na susulat ang aklat ng Daniel, no? Written in two original
languages. Ang chapter 1, sinulat ito sa salitang Hebrew. Ngunit ang chapter 2 sa kapatang chapter 3, ang salitang ginagamit dito sa pagsulat ay ang Arabic. Kung ako ba itong Arabic na aklat sa Old Testament, isa ang aklat na ikinigyan ang salitang pagbabasa sa Arabic na aklat sa Old Testament. Mula sa kanto na ikinigyan ang aklat sa Old Testament. Thank you.
Gracias.
Sa mga biyaya ang magka. Sa kanapoy yung ano pati yung mga ipagod na hindi ba na? Pero ang kakayon,
Thank you.
Thank you.
Strategy. Hindi ko makakawala ng aking katawan na
Gracias.
isang pinagpapatalasan mo na ginagamit mo din sa si John Lumingkit na sa kapit sa aking ginagamit na sa pamamagitan niya at mapapanood na isang ito sa buong sa likodan. Umakasa ko niyo inyong ibang dahil at sinigang dahil na ginagamit ka di gabi. Bukang kung kayo pa ay nagbibigyan ng karunungan, ipagkaroon ko sa akin ang karunungan sapagkat aking ipapaliwanan